So yun mga kapirata, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang chapter summary ng chapter 1026 na pinamagatang Crucial Time. Ayon dito sa aking pinagkuhanan na r/onepiece, huwag na nating patagalin, simulan na natin yung video. Bago pala ang lahat, gusto ko lang i-mention na tatlo sa aking prediction na napanood nyo sa video ko na ito, chumamba nga. Dadaanan natin yan habang nagdi-discuss nitong chapter summary. Ang title ng chapter ay Crucial Time, ayon dito sa sources. Hindi ko pa maintindihan kung ano yung ibig sabihin nito, pero tumutukoy din siguro ito sa napakaliit na oras na lang upang mapigilan ng Onigashima sa pagbagsak sa Wano Kuni, na mababasa nga din natin dito sa summary. Anyway, ang cover page na ito ay featured si Nami at si Leo ng Tontata Tribe. Dito nagtatahi sila ng damit para sa isang lion cub na kasama yung kanyang tatay, which is mga minx nga. Sila ay nasa loob ng isang store na ang pangalan ay Haute Couture Nami. So ibig sabihin si Nami yung may-ari ng store na yan siguro. And yung design na ginagawa nila ay isang lion sunflower. Siguro reference kay Sunny, pero sabi dito sa summary, ito ay same ng ginawang design ni Belmir para kay Nami nung bata pa ito. Yan yung cover page. Dito na tayo sa main summary. Ito ay magsisimula sa Flower Capital, kung saan nag-e-enjoy ang lahat ng tao sa festival. Makikita natin si Tenguyama na kinakausap si Toko at tinatanong kung nag-e-enjoy ba ito. Nakangiti naman si Toko na sinabing oo habang kumakain ng candy. Makikita natin yung short flashback ni Tenguyama kung saan naalala niya si Otama noong sinabi nito na pupunta sila sa Onigashima. Habang nasa bangka, sinabi ni Otama kay Tenguyama na kailangan niyang tumulong sa Alliance at hindi niya alam kung makakabalik pa siya ng buhay. At bilang assurance, sinabi naman nila Speed, poprotektahan nila si Otama. Iniisip nga ni Tenguyama kung si Otama ba ay safe. At dahil yung kalangitan ay nababalot ng mga ulap, hindi nakikita ng mga tao sa Flower Capital na nandyan na pala yung Onigashima Island. Ito ay isa sa aking prediction na tumama nga. Ipapakita nga sa atin na nasa ibabaw o malapit na yung Onigashima sa Flower Capital. Dahil ito nga ay nasa plano ni Kaido, which is yung new Onigashima project. Pagkatapos napunta na tayo sa Onigashima rooftop ulit, kung saan ipapakita sa atin ng isang Mary na nanonood pala sa laban sa rooftop. Dito nire-report ng Mary na ito ang nagaganap na maririnig nga sa buong Onigashima. Ayon sa Mary, kasalukuyang si Yamato ay nasa rooftop at sugatan. May isang misteryosong dragon, kung kaya't makikita sa kalangitan ang dalawang napakalaking dragon na naghaharapan nga. Si Kaido yung Blue Dragon at si Luffy ay nakasakay sa isang Peach Dragon o Pink Dragon. Then makikita natin na tinitignan ni Yamato si Momonosuke at naaalala niya yung sinabi ni Momo na kung pwede lang itong mag-transform bilang isang monster, baka makatulong pa siya. At habang nagre-report yung Mary na yung identity nga nung Pink Dragon hindi pa matukoy, hindi mapagkakaila na kalaban ito ayon dun sa Mary. Sabay makikita natin yung reaction ni Queen sa katotohanan na si Yamato pala yung pumipigil kay Kaido this whole time. Sa pagharap nga nung dalawang dragon, ginamit ni Kaido yung kanyang Bolo Breath o Blast Breath. Sinabi ni Luffy na gayahin ito ni Momo at magbuga din ito ng kung ano sa kanyang bibig. Pero sabi ni Momo hindi niya alam kung paano gawin yon. Nang biglang umatake nga si Kaido, mabuti na lang naiwasan ni Momonosuke yung Bolo Breath na yon. Then may sinabi si Luffy after nito. Meron ata siyang binulong kay Momonosuke, parang ganun. Sabay talon nga ni Luffy papalapit kay Kaido. Gamit yung kanyang technique na Gomu Gomu no Elephant Gun, tinamaan niya si Kaido dahilan para ito ay mag-crush sa lupa. Parang yung nangyari lang din sa Okobore Town, pero mas malakas na version. Dito sinigaw ni Luffy na kagatin ni Momonosuke si Kaido. Ang kaso sobrang takot siya para gawin yon. Pero naalala lahat ni Momo yung ginawa ni Kaido sa kanyang pamilya. Yung ginawang gulo ni Kaido after nilang patayin si Oden, yung ginawa nito sa kanyang nanay na si Toki,
Eh dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Momo na kagating nga si Kaido. Sa sobrang sakit nga nung kagat ni Momo, eh ang strongest creature in the world ay napasigaw niya. Mas lalo pang nilakasan ni Momo ang kagat niya after niyang maalala yung mga sinabi ni Kaido tungkol sa kanyang tatay na si Oden. Hindi nga bumitaw si Dragon Momo kahit tinignan pa siya ni Kaido. At dito, sinabi niya kay Kaido na kailangan kitang pigilan. Winasak mo yung aking bansa, ang Wano Kuni. At dahil sa scene na ito, naisip ni Yamato na tulungan si Momonosuke. Pero naunahan nga siya ni Luffy, sabay suntok ni Luffy sa mukha ni Kaido ulit. Then magkakat na tayo sa another prediction ko pa na tumama. Makikita nga natin ang battle ng mga Scabbards na si Inuwarashi at Nekomamushi. Si Raizo hindi sinama dito. Si Inuwarashi na nakikipaglaban kay Jack ay pagod na pagod na. Pero mukhang si Jack malapit na din sa kanyang limitasyon. Kasi sabi ni Jack kung hindi lang daw natakpan yung buwan ng mga ulap, baka isang hampas na lang sa kanya ni Inu ay tapos na siya. Si Nekomamushi naman na nakikipaglaban kay Perospero ay pagod na din. Ang kaso kabaligtaran ni Jack na nire-recognize yung lakas ni Inuwarashi, si Perospero minamaliit pa si Nekomamushi. Sinabi niya dito na huwag sisihin ni Nekomamushi yung buwan dahil si Nekomamushi ay malas lang kumpara kay Perospero, sabi niya, habang pinapanood ni Wanda at Carrot na noon wala nga magawa sa nangyayari. Tapos balik tayo saglit sa rooftop. Dahil sa Mary na nasa rooftop, maririnig ng lahat yung boses ni Luffy. Tinawag ni Luffy yung dragon na Momo, kung kaya't nalaman kaagad ng lahat ng samurai na si Momonosuke na nga yung pink dragon na yon. Sabi ni Luffy, yung kinagat mong nilalang ay isang yonku, isa sa apat na malalakas na pirata sa New World. Meron ka pa bang kailangang katakutan? Then sabi ni Luffy, lumipad dito at pigilan yung pagbagsak ng Onigashima. Makikita natin yung reaksyon ni Zoro at Sanji na nakikipaglaban nun matapos nilang malaman na si Momonosuke nga pala yung dragon na kasama ni Luffy. At sa isang napakagandang double page, makikita natin si Luffy at si Kaido na dragon form na seryosong magkaharap nga. Sa gitna, makikita natin yung mga samurai na masaya sa sinabi ni Luffy na magagawa niyang manalo laban kay Kaido. Makikita din natin yung reaksyon ni Tama, Nami at Franky. Pati na rin si Big Mom na talagang natatawa sa mga sinasabi ni Luffy. Hanggang ngayon mukhang hindi pa din sineseryoso ni Big Mom yung mga salita ng batang pirata na ito. Then sabi naman ni Kid, dapat lang na matalo mo si Kaido. Para bang umaasa na siya kay Luffy dito? Ewan ko lang ah. Then sabi naman ni Law, what on earth has he been doing? Balik ulit sa rooftop kung saan si Kaido ay nag-hybrid form ulit. Talagang di nauubusan ng energy. Sabi ni Kaido habang sinusugod si Luffy, sa tingin mo ba talagang kaya mo akong talunin? Sagot ni Luffy, hanggat nabubuhay ako, walang imposible. Gamit yung kanabo at yung kamao naman ni Luffy, parehong may Supreme King Haki, nag-clash nga yung dalawa. Isang massive shockwave nga yung nalikha nito, kagaya ng shockwave na nagawa ni na Whitebeard at Roger. Sa sobrang lakas ng impact, nahati yung kalangitan. Yung Mary na nandoon, na-report pa nga yung nangyari bago ito tuluyang bumagsak dahil sa tindi ng haki. At dahil nahati nga yung langit, enough nga ito para makita ulit ng malinaw yung buwan. At base nga sa prediction ko, dito na mananalo si Inu at Neko. Nagsulong form si Inuwarashi at Nekomamushi ng sabay. Gamit yung technique na Oden Sword Style Inu Spire, sinaksak ni Inuwarashi si Jack sa kanyang stomach hanggang sa ito ay matalo na. Si Nekomamushi naman ay ginamit yung kanyang technique na Oden One Sword Style Smiling Cat Strike, isang powerful na swipe attack. Enough nga ito para mawasak yung ulong parte ni Perospero, pati na yung candy arm nito, na nagresulta din sa kanyang pagkatalo. At ang huling pangyayari at ang pinakatumama kong prediction ay yung pagbabalik ni Orochi sa lugar malapit sa pinaglabanan ni Inuwarashi at Jack. Isang pinto yung nagbukas. Ang taong lumitaw ay si Orochi na nga, buhay na buhay at kanina pa pala nanonood. Sabi niya, natalo si Jack. Anyway, wala naman akong kinalaman dyan. Dyan na nagtapos yung summary ng chapter 1026. Well, di na ako magdadagdag pa ng info or any thoughts ko dito. Sa analysis ko na lang yan pag-uusapan. Ano yung masasabi nyo, mga kapirata? Nakakatuwa na tsumamba nga yung mga predictions ko. Anyway, dito ko natatapusin yung ating video. Maraming salamat sa panonood. Paalam!